Hello people, for today's tutorial, I will teach you how to draw simple eyes and eyebrows using only one pencil. Let's get started! Kung ngayon mo pa lang naisipan mag-drawing or you're a beginner, most probably ito lang din yung pencil na meron kayo. Regular pencil na siguro naman halos lahat tayo gumamit ng elementary students tayo. And as you can see, sobrang luma na tong pencil na hawak ko, nadampot ko lang to. I have here Mongol number 1. Mongol has 1, 2, and 3. Number 1 yung pinaka dark. Kasi ito yung may pinaka malambot na lead. And yung number 3 naman yung lightest. Kasi yung lead niya yung pinaka matigas. Dahil sobrang luma na nitong pencil ko, as you can see, wala na siyang eraser. Anyways, meron ako ditong dalawang pencil. I have the kneaded eraser and one regular eraser na meron kayo siguro. And ito talagang kneaded eraser yung ginagamit ko because you can shape it into any form that you want. Pwede siya sa maliliit na areas, pwede din siya sa large areas. And what I like most about this eraser is kapag nagbura ka, wala siyang dust. Kaya naman, hindi magdudumi yung gawa niyo. And as you can see, kapag nag-shade ako dito, for example, hair, so pwede mo nang gamitin itong kneaded eraser para sa mga highlights like this one. But if you don't have the kneaded eraser, okay lang naman, you can still achieve the same effect using the regular eraser. So all you need to do is use the edges, the corners of the eraser to make the strands, and kung hindi na siya ganun ka sharp, you can use cutter and cut little triangles. Use the points of those triangles to do the highlights or even small circles or spots that you want to highlight. Kaya nga lang, as I have said earlier, kapag ginamit mo siyang pambura, meron siyang dust. And itong dust na to yung kalimitan na nagpapadumi sa gawa natin. And we don't want that to happen. So, kung gusto mo talaga, kung dedicated ka talaga mag-drawing, mag-start na gumawa ng mga realistic drawings, mag-invest kayo sa kneaded eraser. Actually, mura lang siya sa National Bookstore. Bilang beginner, nag-start din ako na may reference photos. Ginagaya ko yung mga nasa pictures hanggang sa paulit-ulit ko lang siyang ginagaya, inuulit-ulit hanggang sa na-memorize ko na. So, itong drawing ko ngayon, wala akong reference photo. This is based from memory dahil nga lagi ko na siyang ginagawa and na-memorize ko na siya. And this tutorial is not the correct way or the best way to draw an eye. This is just my way of drawing simple eyes and brows. Kapag nag-start ako mag-drawing ng eyes to make it somehow symmetrical. As you can see as well, I'm drawing straight line on the upper part of the boxes, and this will serve as my guide for the crease of the lid later on. So, 3 boxes, 2 for each eye, and the middle one is for the space in between the eyes. Based on my research kasi and observation, yung space in between our eyes is also the same as the size of our eyes. And now, I am drawing the shape of the eyes. And bawat isa sa atin, magkakaiba tayo ng eye shape. So, just try to observe kung ano yung shape nung nandun sa reference photo nyo or kung ito yung ginagaya nyo yung tutorial ko. This is the common shape ng Asian eyes or Filipino eyes. So, this is like almond shape. But, kahit anong shape, somehow like this, pwede na yan. And, tinatanong sa akin lagi ng mga students ko sa akin is, paano ko daw napapantay yung eyes? So, yung eyes natin naturally are not perfectly identical or symmetrical. So, magkaiba talaga siya. Kahit sino siguro magkaiba yung mata natin. And kung yung drawing nyo hindi siya perfectly symmetrical, it's fine. It's perfectly fine. So just try to make it as identical as you can by drawing one part at a time. So kung nagawa ko dito ng shape ng outer part sa kabila,
Pagkatapos nyo nun, gawin nyo na din siya agad dun sa kabilang mata para somehow magkapareha sila. Next, makikita nyo naman, gumagawa ako ng konting space dun sa ilalim ng mata. This will serve as the waterline sa ilalim ng mata natin. So, kung i-observe nyo yung mata nyo or yung reference photo nyo, makikita nyo dun na merong light area sa ilalim ng mata natin. So, that is the waterline. Next, makita nyo naman, I am drawing the iris. So, circle siya. And since, depende sa pagkabuka ng mata natin or mata nung ginagawa mo, cut yung taas or yung baba niya. So, it's not perfect circle. And gawin mo na din siya sa kabila. Try to imitate the size. So, depende sa mata din ng tao, magkakaiba din yung size ng pupil natin. Sa mga bata, mas malaki yung pupil nila or mas malaki yung kitang pupil sa kanila dahil mas maliit yung pinaka-opening ng eyes nila. And for adults, mas maliit siya ng konti compared sa mga bata. Next, I'm drawing the pupil. So, ito yung darkest part sa gitna ng mata natin. Next, you can see me here drawing kind of half circle sa taas. So, that is just a highlight. So, you can add this any shape that you want. Highlight lang naman yan. Next, I'm drawing this curve lines sa corner ng mata, and that will serve as the tear duct, yung medyo pinkish part sa mata natin. Next, using the line, the upper part ng boxes natin, I am drawing the crease of the lid. So, iba-ibang eye shape, so magkakaiba din yung crease. Yung iba wala ngang crease, they are called the monolids. And this follows lang the shape of the eye. As you can see, gumawa muna ako ng diagonal lines dun sa side ng eyes. Tapos, gumawa ako ng longer curve lines dun sa taas. So, hindi siya isang curve lang. Next, gumagawa naman ako ng guidelines for the eyebrow. So, iba-iba din tayo ng eyebrow. So, this one, tantiometer na lang. So, you can observe your reference photos or itong ginagawa ko ngayon. Yung ginagawa kong guideline para sa umpisa ng kilay ay yung sa tear duct and yung kabilang dulo ng kilay. Pwede mo siyang gawin na nakatapat siya dun sa corner ng ilong at saka yung corner ng mata natin. So, dito sa drawing ko walang ilong. So, tinansya ko na sa diagonal siya dun sa outer corner ng mata. So, ito lang din. I can teach you the shape, the actual shape of the eyebrows. So, try to observe yung reference photo mo or this drawing. So, nag-start muna ako sa basic shape lang ng eyebrows. And later on, I will teach you kung paano yung paggawa ng strands of hair. And yung kilay natin, again, hindi sila perfectly symmetrical. So, kung hindi pantay yung kilay, okay lang yan. Next, you can see me here darkening the pupil. And you have to avoid yung highlight, because the highlight will remain white. Now, you can darken the outer part of the iris and draw this line katulad nung ginagawa ko ngayon. So, para siyang sun rays. And I'm also darkening the upper lash line. And now, you can see me here darkening the outer part of the iris again. So, sinusundan ko yung mukhang sun rays na shading natin kanina, pero dun lang sa edges niya. Again, while darkening the edges, kailangan mo again i-avoid yung highlight part. And now, you can just do the same thing on the other eye. Kung mapapansin nyo rin, mas
marami akong dinarken dun sa upper part ng iris kasi nga nagka-cast ng shadow yung eyelid. So yung lower part ng iris, kita nyo, is lighter. After that, you can now erase yung mga guidelines na ginawa natin. Next, I am shading the shadow. Yung kinakas na shadow ng eyebrows and nung nose. Kung makikita nyo yung pagkakashade ko, in-avoid ko yung area around the eye. So, parang finolo ko lang din yung shape ng eye natin. Kung mapapansin nyo kasi sa reference photo nyo or your own eyes, lighter part yung corner ng yung inner corner ng mata natin. I'm just using my finger para i-blend yung pencil. And kung mapapansin nyo din, naka-side yung pencil ko para hindi maging ganun ka-harsh yung lines na magawa ko. So I'm using the side of the lid to shade. So mag-layering technique lang kayo to get the proper value. So yung value yung lightness and darkness of a color. So since wala naman tayong kulay na ginagamit, so isa lang, so mas madaling makita yung value. Next, I am darkening the crease. So, naglalagay lang din ako ng shadow dun sa upper part ng crease and yung outer corner ng mata. So, yan. Tingnan nyo lang din yung reference photo nyo kung paano na-darken yung outer corner ng mata. Or you can follow itong drawing na ginagawa ko. And kung makikita nyo dito sa shading ko, iniwan kong light yung ilalim ng brow. That is the brow bone. And kung mapapansin nyo yung reference photo nyo or pag tumingin kayo sa salamin, yung brow bone nyo is highlighted or lighter. So still, I'm maintaining na lighter yung taas ng mata. I'm only shading doon sa taas ng crease. Again, I am darkening the crease kasi nag-lighten siya nung nag-smudge ako. Na-cut yung video, so pasensya na kung hindi nyo nakita kung paano ko ginawa yung lashes. But anyways, gagawin ko pa rin naman siya dun sa kabilang mata. So pag nag-drawing ako ng pilik mata, nagsistart ako dun sa inner corner ng mata. And yung curve ng lashes ay palabas ng mata. So kung makikita nyo sa ginagawa ko, hindi isang direction lang yung curve ng lash. So, fina-follow niya yung eye shape. So, yung gitnang part, kung makikita nyo, yung katapat ng pupil ay yung straight pataas. And yung lashes papunta dun sa outer corner ng mata ay papunta din sa kaliwa. And yung lashes papunta dun sa inner corner ng mata ay papunta naman sa kanan. So, hindi lang isang direction. So, makita nyo din na nagdo-drawing ako ng random lashes. Kasi yung lashes naman natin, hindi siya perfect. So, medyo gulo-gulo yan. So, nagdo-drawing lang ako ng paiba-ibang direction na lashes. So, sa ilalim. So, again, trying to maintain a light yun nandun sa waterline. So, try to raise kapag makita nyo medyo nag-darken siya dun sa pag-smudge nyo. And yung sa ilalim, kung mapapansin nyo, hindi lang din iisang direction yung lashes. Katulad lang din siya nung nasa taas, kung saan siya nakalagay. So kung sa kanan siya, yung curve niya ay pakanan din. And yung kung nasa kaliwa naman siyang part, pakaliwa lang din. And shorter lang din siya and medyo gulo-gulo din siya. Now, I'm just trying to correct yung value. Dinadarken ko pa yung ibang part. Now, punta naman tayo sa kilay. Sa paggawa ng kilay, kung mapapansin nyo, yung unahang part na ginagawa ko, naka-curve siya ng konti pero straight, somehow straight pa din siya. And habang papunta na siya sa gitna, nagiging pahiga na yung curve ng lines. Kung makikita nyo dito.
So, pataas muna, halos straight, pataas. And kapag nasa gitna na siya, halos pahiga na yung tubo ng kilay o yung curve. And kapag nandun ka na sa kabilang side, yung tubo ng kilay, meron na din siya sa taas going down. So, halos magkakasalubong na yung tubo ng kilay. So, nag-shade ako mula taas pababa and meron din mula pababa pataas. So, nagkasalubong na yung tubo ng kilay. Pagpapunta na siya dun sa pinaka-tail ng brows. So, don't try to make it too perfect. So, lagyan nyo ng konting lagpas-lagpas. And try to do the same thing on the other eyebrow. And yung kilay naman natin, as I've said earlier, hindi siya perfectly symmetrical. So, kung hindi pantay yung kilay, okay lang yan. Now, I am darkening the tear duct. And as you can see here, gumagawa ko ng lines dun sa highlight kasi nagre-reflect yung eyelashes. So, dinadarken ko pa ulit yung upper part ng eyes kasi nga kakas ng shadow yung eyelids. And again, try to avoid yung lash line na ginawa natin kanina. So, I'm using my fingers again to blend that out. And that's it. That's how I draw simple eyes and brows. Thank you for watching.